ngayon yung narinig sagot kanina ni GM Ed Monreal, recovery flights. Ibig sabihin nito, ay bubuksan nila yung oras nila for, na dapat for maintenance para makapag-accommodate ng mga flights at mailipad yung mga flights na nakansila. At yung nakausap natin kanina na Chinese na si Wang Junjun ay nabigyan siya ng accommodation kasama rin ng mga ibang kasama niya doon sa flight na Xiamen Airlines at yung mga nakansila namang flights dito, kung tutuusin, no, yung airlines nila ay wala naman talagang responsibilidad na mabigyan sila ng accommodation dahil hindi naman ito kasalanan ng airlines, pero kumbaga hinihimok sila ng aviation authorities dito na bigyan sila ng pagkain o kung anuman para sa mga apektado nilang mga pasahero. At kung para sa mga pasahero na may mga flights ngayong araw at sa mga susunod na araw ay mabuting makipag-coordinate kayo sa airlines. Kabayan. Jackie, may nabibigay ba ng pagkain naman? Kabayan, kanina meron tayo nakita nag-aabot ng pagkain habang nagpaparibok. Naku, napakahaba ng pila dito para dun sa mga nagpaparibok dahil marami na yung nag-aabot ng schedule nila, lalo na yung mga connecting flights. Paano yan? Yung ibang hindi makakalipad, kasi mo hanggang alas 5 pa ng umaga, imposible makalipad ngayong gabi, uuwi mo na uli yan. Mukhang imposible nga nga makalipad sila ngayong gabi dahil kaya bukas na magbubukas yung runway. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay nagsiuwian na yung iba at yung iba pinipilit pa rin nila makapag-rebook online. At walang dapat additional charge para din sa mga apektadong pasahero. Kabayan. Maraming salamat si Jackie Maramat. Wahan mula sa NAIA Terminal 1. Mahigit na namang 1,000 pasahero ang na-divert sa Clark International Airport matapos ang nangyaring runway closure sa NAIA. Mula sa Clark International Airport sa Pampanga, nagpapatrol si Angel Mobile. Angel, kumusta naman ang kondisyon ng mga pasahero dyan? Bernadette, kung pag-uusapan natin yung mga pasahero na nandito pa sa terminal, nasa mahigit 200 pa sila ngayon at hindi sila makaalis-alis dahil inaantay pa ang kanilang mga bagahe. At makalipas din ng 3 oras, hindi pa rin nakakalabas sa ang mga pasahero na nasa loob nitong Etihad Airlines mula Abu Dhabi na lumabag kanina pasado alas 3 ng hapon. Ngayon, hindi pa matukoy din ang mismong bilang ng mga pasahero na sa loob pa ng 5 aeroplano na lumabag dito ngayong hapon. So, kapilang narito ang Cebu Pacific Flights mula Dumaguete, Dipolog at Laguardingan, Air Asia mula Puerto Princesa at Philippine Airlines mula Legazpi. Nagka-anxiety attack si Ida matapos ang pag-aantay ng mahigit 6 oras sa loob ng aeroplano. Birthday celebration ng kanyang ina, kaya siya umuwi. Pero kapilang siya sa libo-libong pasahero'ng naantala matapos mag-divert ang flight mula Manila sa Clark. I decided, that's it. They cannot hold me here. Mag-isa lang akong lumabas. 7.5 hours on the tarmac. Mind you, there was no food. I think, actually, lahat ng mga pasahero, they should be compensated. Hindi convenient kasi emergency yung uwi namin kung namatay yung brother niya. Overall, my experience wasn't too bad. I missed my flight to Bangkok today. Ayon sa mga pasahero, pagod at gutom na ang dinabot nila. Lagos galing pa sa mga hapag flights mula Toronto, Canada at Amerika. Pero kanina, nagkataon ng news team na namimigay ng libre pagkain at ilang airline. I don't think it's anybody's fault. There's an accident in Manila. But it's not the airline's fault because they have some staff, a lot of staff here. Ayon sa pamunuan ng Clark International Airport o SIA, bukod sa mas maitang airport, nahirapan din sa unloading ang mga ground handling companies dahil halos yung malalaking aeroplano ang nag-divert. Kung maging the next number at this time, that's another lesson na matutuwa namin na lahat kayo ng mga ground handling company, you can report with a full complement ng mga improvement na kanyang nyo na. Bernadette, sa ngayon, naku-standby ang nasa mahigit 6 na bus na maghahatid para sa mga pasahero na makakalabas dito sa terminal papalik ng Maynila. Tumulong din ang ilang locator sa Clark at pinagamit ng libre ang ilang container vans para mapalagyan ng gamit ng mga pasahero. Nasa 22 o 22 flights na ang na-divert sa Clark simula kanina madaling araw. Halos sa
500 pasahero naman ang sakay ng Philippine Airlines mula Amerika at Honolulu ang lalapad din mamaya dito sa Clark Airport. Bernadette. Maraming salamat, Angel Mobilo. Nakunan ko ng CCTV ang pag-hold up ng riding in tandem sa Quezon City. Muli namang pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang paglabas ng mahalagang gabi sa kalye. Exclusive na Top Patrol, Goran Castle. Sa buha, CCTV kahapon madaling araw. Makikita na sa labas sa kanilang bahay ang dalawang lalaki. Si Dr. Alejos Paragipan mundo sa Quezon City niya pa tabuhan at isang mga sino sa kanya ang dalawang lalaki. Ilan sa balita, bumalik ang mga nakamoto. Pinutuan ng baril ang dalawang nakatiro at tinanglay ang kanilang cellphone. Sa kanabilis tumakas. Ayon sa mga opisyal ng barangay, kapansin-pansin, nagigot talaga ang mga suspect na siyang mabuhay o sibling dayo na sa kanilang lugar. Ang mga suspect ay nagigot sa mga sila mabibigyan ko talaga nila. Iwasan ang lahat tumambay ng maling araw sa harap ng kahit sa harap ng bahay natin at iwasan din maglabas sa cellphone. Kahit naglalakad pa kasi ng eskwela o pa kasi ng trabaho. Umaasa naman ang mga opisyal ng barangay at mga biktima na mahuhuli agad ng mga pulis ang mga suspect. Pag inumong po mga pulis at pulat sa station ng Angaloma, alam naman din po ako sa abita lang nagbabantay lang po sila talaga rin sa aming lugar. At ang dapat ang hindi po talaga. Mas pinitingin naman ng QCPD ang mga checkpoint sa lansangan. Plano naman ang mga biktima ng silipin ng Rose Gallery ng QCPD Station 1 sa pag-asa kung makilala ang mga grupo ay ang mga suspect na natamo ka ang ilang isa sa mga ito. Dolan Castro, ABS-CBN News. Patay sa bypass operation sa Tondo, Maynila ang isang lalaki na wanted din sa pagpatay sa isang traffic enforcer. Exclusive na papatrol, Zian Ambrosio. Nauwi sa putukan ng bypass operation ng Moriones Tondo Police sa Carola Compano, Miyerkules ng gabi. Maya-maya tinakbo ng mga pulis sa ospital ang drug suspect si Ivan Segura. Nasa tama ng bala sa dibdib, pero dito na rival din. Ayon sa pulisya, nakatunog ang suspect ng pulis sa katransaksyon. Bukod sa pag-iisapot sa bentahan ng iligal na droga, sisiguran rin ang sinasabing nakuna ng CCTV na pumatay sa opisyal ng Manila Traffic and Parking Bureau na si Tranquilina Buelga noong Abril. Si Buelga ang nagbunyag ng sangkot si Segura sa iligal na droga. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 275 sa Binondo, makikita ang tumawid ay isang lalaking papalapit sa satellite office ng MTPD sa Parola Compound. Matapos magbanman sa labas sa opisina ni Buelga, pumasok ang lalaki sa loob at makalipas sa ilang segundo, makikita ang tumatakbo na ito. Mula noon, nagtulungan na ang Moriones Tondo Police at mga taga-MPPB para malaman ang pinagtataguan ng suspect. Talagunutan po kami natin sa pangyayari ito at nagpapasalamat po kami sa MPPB. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas sa dati na nagsangkot si Segura sa pamamalekta ng illegal na parking fee sa mga tricycle. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Aminado ang si House Speaker Gloria Arroyo na posibleng hindi matapos ang charter change sa uling termino niya sa mababang kapulungan. Sa unang one-on-one interview ni Arroyo mula na maging leader ng Kamara, naghayag din ng kanyang mga saloobin ang dating Pangulo. Exclusive na Papatrol, RG Cruz. Matatapos na ang termino ni House Speaker Gloria Arroyo sa 2019. Sa tingin niya, malabo nang makumpleto ang charter change sa nalalabing oras niya sa pwesto, lalo't magkakaroon pa ng plebisito. I hope to move forward as far as I can during my time as Speaker. And so I hope that those who follow after will pick up from where we left off in this Congress. Umaasa si Arroyo na manindahan ang Senado na sumama sa tsatsang ngayong pamburna ang Kamara sa hiwalay na batuhan sa CONAS. Habang kontra sila sa NOEL at